Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Yanggao. Abot langit ang saya ni Odin matapos maimbitahan ng kanyang pinsan na si Noel sa kanilang probinsya. Bibinyagan na rin kasi ang anak nito kasabay ng malaking pistang gaganapin sa nasabing probinsya. Kinuha rin kasi siyang ninong para kay Baby Peter. Nang araw na yon ay kaagad nagtungo si Odin sa probinsya. Para mapabilis ang kanyang biyahe ay sumakay na siya ng eroplano. Pansamantala munang iniwan ng binata ang maliit na negosyo niya sa isang katiwala dahil isang linggo siyang magbabakasyon sa probinsya para na rin makapag-relax-relax. Mula sa airport ay sinundo si Ode ng van at ang tsuper na nagmamaneho rito ay nagpakilala sa kanyang si Manong Gustav, ang matagal na tagapagmaneho ng pinsan niyang si Noel. Matagal na panahon na rin hindi nakikita ang magpinsan dahil halos 7 taon na rin nang lumipat si Noel at Lily sa probinsya dahil sa mas magandang oportunidad para sa kanilang negosyong baboyan at bakahan. Kaya habang nasa van ay talaga namang makikita ang pananabik ni Odin na muling makikita si na Noel, Lily at ang anak nilang si Baby Peter. Noon kasi nang nasa Maynila ang mag-asawa, ay katukatulong din sila ni Odin bago pa lumago ang maliit nitong negosyo. Kaya talaga namang namimiss niya na ang mga ito. Sir, parang kasing lalim ng Pacific Ocean ang iniisip mo dyan ah. Hindi ko maarok. Sita ni Manong Gustav matapos mapansin si Odin. Napangiti pa ang Ginoo ng saglit siyang napasulyap sa binata. Nakanganga kasi ito nang hindi niya namamalayan. Nakanganga ka pa eh. Mamaya't matuluan ng laway yung pantalon mo. Kantsaw pa nito. Dahil doon ay biglang napatikong bibig si Odin at pagkalaon ay biglang napangiti. Naku, nakanganga pala ako sa sobrang pagka-excite. Natatawa nitong bigkas. Oo nga sir. Eh sino ba kasing babae ang iniisip mo't nganganganga ka riyan? Ano kasi? Hinarap ng binata ang kausap. Ang totoo niyan eh, namimiss ko na kasi sina Noel at Lily. Plus ngayon, excited na rin ako makita for the first time yung baby nila. Ah, ganun ba? Akala ko yung may iniisip kang babae. Marami pa namang magagandang babae dito sa amin. Medyo mailap nga lang ang ilan. Tapos ang iba pa eh, yung kalahating katawan nasa ere kaya mahirap mahagilap. Napangiwi si Odin pagkarinig sa sinabi ng Ginoo. Parang nakakatakot naman yun, Manong Gustav. Anong parang? Talagang nakakatakot yun, sir. Manananggal yun eh. Marami nun nito at saka mga aswang. Sigbin. Hay nako. At kung ano-ano pa. Kaya huwag kang magagala rito paggabi ha. Sa kaganda mong lalaking yan. Nako, siguradong papapakin ka naman ngayon. Sabi pa naman sa akin ni Sir Noel eh, binatang binata ka pa raw. Hindi alam ni Odin kung matatakot ba siya sa mga sinabi ng tsuper. Nakakatawa kasi ang ekspresyon ng mukha nito habang nakukwento. Napakamot na lang noon ang binata kahit hindi naman makati ang bahaging yon. Totoo po ba yung mga aswang at manananggal? Doon sa amin sa Maynila eh, kwento-kwento lang yan eh. Panakot sa mga bata? Ay nako, dito sir. Sa maniwala man kayo o hindi, naglipa na mga yan. Baka mamaya eh, hindi mo alam eh, aswang din pala ako. Napangiwi naman si Odin at hindi alam kung magugulat ba o matatawa dahil sa roar ng matandang lalaki. Ang mga taga-syudad talaga, hindi mapaniwalain sa mga ganyan eh, no sir? Oho, lalo na yung mga aswang na naglilipa na sa lugar na amin tuwing gabi. Mga sumisitsit sa dilim tapos tagalok ng 150. Ibang aswang yun eh. Napangiti si Odin pero nawala rin yon dahil hindi naman nag-gets ng kausap niya ang gusto niyang sabihin. Buti pa sa lugar niyo sir, mapepera mga aswang at nagbibigay pa ng 150. Ano sir? Napakamot ulit sa noo ang binata bago napapailing na tumugon. Ay, naku,
Huwag nyo na nga akong siniserser, Manong. Kahit Odin na lang o kaya Den. Nakto, hayaan mo na lang ako. Ganito talaga ako eh. Kung hindi, sir, ang itatawag ko sa'yo. Anak na lang kasi mas doon ako komportable. Wika pa ng Ginoo habang nakatuon sa pagmamaneho. Kung gustuin mo bang maging anak ko? Natatawa pa nitong sambit. Malamang sa malamang eh, hindi. Luging-lugi ka sa pagmumukha ko eh. Hindi mo talaga gugustuhing tawagin kong anak. Napangiti si Odin dahil sa mga sinabi ng Ginoo habang napapailing. Ang kwelo niyo pala talaga, no, Manong Gustav? Saka rin siya tumingin sa tinatahak nilang daan. Kumusta na po pala sila, Noel at Lily? Yung huli naming pagkikita at pag-uusap sa video call eh, parang nanaba na yung mga yun eh. Ay, nako sir, sinabi mo pa. Kasing lusog na sila ng mga inaalagaan namin baboy at baka. Dumoble ang laki ni Sir Noel, lalo na si Madam Lily. Wag ka na lang maingay ha, kasi magagalit yung si Madam kapag sinabing mataba na siya. Alam mo naman ang mga babae, gusto nila sexy pa rin ang tawag sa kanila kahit gabyada na katawan. Napahalakak ng husto si Odin sa kanyang narinig. Samantalang nagpatuloy naman ang Ginoo sa pagsasalita habang nakafocus lang sa pagmamaneho. Pinagdadayat na nga sila ng mga tao ron eh. Abay, hindi nga kakain ng umaga pero kapag dating naman ng gabi, akala mo piyesta ang palaging nasa hapagkainan namin. Nako, kung bata-bata nga lang talaga ako eh, makikisabay ako sa katulad ng paglamon nilang mag-asawa eh. Kaso, bawal na ako masyado kumain ng marami. Alam mo naman kapag nakakaedad na, ay may edad lang ako ha, at hindi pa matanda. Tama nga naman. Wika pa ni Odin na napigil na ang pagtawa dahil sa mga narinig kanina mula kay Manong Gustav. Pero kahit nung nasa Manila pa yung mga yun eh, mahilig na talaga silang mag-food trip. Kaya rin siguro baboyan at bakahan ang napili nilang negosyo. Para busog na ang bulsa eh, busog na busog pa at yan. Sigunda ng tsuper. Kapag nakita mo yung mga yun mamaya, nako, manlilit ang malaki mong katawan. Dahil doon ay napatingin si Odin sa kanyang mamasil-masil na pangangatawan. Laman kasi ng gym ang binata kaya talaga namang hubog na hubog ang pangangatawan nito. Plus, masarap ang magluto mga tao ron sa bahay nila. Kaya mapapasarap at mapapagana sa pagkain ng kahit na sino eh. Baka ikaw nga eh, manaba rin kaya hinay-hinay ka lang. Nako, malabo po ako manaba. Kontrolado po ang diet ko eh. Ngumiti si Odin saka napahawak sa matigas niyang tiyan. Sa bagay, kapag talaga yung mga ganyan ang katawan na pang model at mga artistaheng mukha eh, disiplinado talaga yan sa pagkain. Sa gwapo mong yan eh, ba't wala ka pa palang girlfriend? Ho? Meron po. Tugon kagad ni Odin. Nasa Dubai lang po at nagtatrabaho ron. Ah, mainam. Makakapag-chicks ka pa dahil hindi mo kasama ngayon. Sa fiesta, siguradong lalantakan ka sa plaza. Napangiti na naman si Odin pero napawi rin kaagad yon nang biglang sumeryoso ang Ginoo. Basta, ang payo ko lang sa'yo ha. Huwag na huwag kang basta-basta makikipag-usap o makikiulayo sa fiesta. Maraming mapanlin lang. May mga aayawan ka pero kunwari gusto nila sa'yo. Tapos gagawan ka lang na masama na hindi mo nalalaman. Seryosong bigkas ni Manong Gustav na hindi na rin naman ikinagulat ang binata. Matagal na rin naman kasi niyang naririnig na uso nga sa probinsya ang mga ganong bagay lalo na kapag dayuhan. Madalas talaga mapag-interesan at mapaglaruan ng kung minsan pa nga ay nauuwi sa kamatayan. Kaya hangkat maaari, kahit makakita ka ng magandang babae o pinakamabait na tao, abay, dumistansya ka, lalo na't hindi kilala ang pamilya mo rito. Mababait naman ang mga tao ron sa amin, pero siyempre, kailangan pa rin mag-ingat. Pagpapatuloy ng Ginoo. Salamat po sa payo, Manong Gustav. Tatandaan ko po yan. Abay, dapat lang. Pabulyaw na sabi pa na matandang lalaki na natutuwa. Sa dami na mga sinabi ko sa iyo eh, iwan ko na lang talaga kung wala ka pang natandaan.
Napangiti na lang si Oden at hindi na sumagot pa. Ang totoo rin kasi ay wala siyang mga naalala sa mga payo ng matanda. Nakafocus kasi ang isipan niya sa muling paghaharap nila ni Noel at Lily. Marami pa silang napagkwentuhan ng mga oras na yon. Kahit ang totoo ay hindi na interesado ang binata sa ibang mga sinasabi ng kausap, ay wala naman siyang magawa kundi makinig na lang habang nakatuon ng paningin sa napakagandang paligid. Habang pakunwaring nakikinig sa mga pinagsasabi ni Manong Gustav, ay ninanamnam naman ni Oden ang napakaaliwalas na kapaligiran sa labas. Ang mga burol, kabundukan, bukirin at mga matataas na puno na siyang dahilan ng sariwang hangin ay dinamang mabuti ng binata lalo nang buksan nila ang bintana matapos niya itong i-request sa Ginoo. Ngayon naiintindihan ko kung bakit mas pinili ni Noel at Lily na dito manirahan. Napakasariwa ng hangin at walang kapulupulusyon. Kumpara sa Manila eh, napakabaho ng hangin, punong-puno ng lason. Bigkas ng isipan niya, kasunod ng paglabas ng isang kamay para damhin ang nakakaginhawang ihip ng hangin. Dito ko na rin kaya dalhin si Sally sa probinsya. Siguradong magugustuhan niya dito. Dugtong pa ng utak niya. At dahil sa mga naisip na yon, ay muling naaalala ng binata ang kanyang nobyang si Sally na nasa Dubai ngayon na nagtatrabaho bilang isang barista. Napag-usapan na kasi nilang dalawa ang pagsisettle kapag umuwi ng dalaga sa susunod na taon. Plano na rin nilang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Napangiti na lang si Oden matapos maisip ang mga bagay na yon at habang napapahima siya sa kanyang baba ay muli niyang inalala ang mukha ng kanyang girlfriend. Namimiss niya na rin kasi talaga ito ng husto kahit pa palagi silang magkausap sa video call. Iba pa rin ang pakiramdam kapag kasama mo ng personal ang taong iyong pinakamamahal. Bahagyang nalungkot ang pagmumukha ni Oden matapos mamiss ang kasintahan. Naisip din kasi ng binata na kung wala sana sa ibang bansa si Sally ay makakasama niya ito sa mga ganitong klase ng okasyon. Dahil doon ay napabuntong hininga na lang ang binata at nang mapansin siya ni Mang Gustav ay napatanong ito. Ayos lang ba ang pogi-poging si Sir Oden? Bakit pagkalakas-lakas naman ang pagbuntong hininga mo? Tila nagising naman ang binata sa katotohanan matapos marinig ang tanong na yun ni Mang Gustav. Ha? Ay, ayos lang po. Pagkuway ngumiti si Oden at pilit na itinago ang pangungulila sa girlfriend. Naalala ko lang ho si Sally, yung girlfriend ko. Plano ko siyang dalhin dito sa pag-uwi niya next year. Uy, magandang ideya yan, sir. Kapag nandito na ang girlfriend mo, ako magtuturo sa inyo sa aming magandang probinsya. Maraming beach dito, mga isla, mga bundok at lahat na, sir. Napailing na lang si Oden habang napapahawak sa ulo. Basta, sir, sabihin mo lang, akong bahala sa inyo ng girlfriend mo. Oo naman, Manong Gustav. Nagpatuloy pa ang usapan ng dalawa at marami pang narinig na mga kakatuwang kwento si Oden mula sa matandang lalaki tungkol sa mga kung ano-anong karanasan nito na mayroong kwela, drama at katatakutan. Naaliw ng gusto ang binata ng mga oras na yon, kaya hindi na nila halos na malaya ng takbo ng oras. Eksaktong 6:00 ng gabi, ay narating na nga nila ang magarang bahay ni Noel at Lily. Sa lahat ng mga bahay na naroon ay ang bahay ng pinsan ni Oden ang talagang pinakaangat sa lahat. Simple lang ang istruktura ng bahay pero halatang halata ang pagka-elegante nito. Pagtanaw pa lang ni Oden sa bintana ay tumambad na sa kanyang paningin ang pinsang si Noel, katabi ang anak nitong hawak-hawak naman si Baby Peter. Binuksan kaagad ni Noel ang gate at dali-dali ring ipinasok ni Mang Gustav ang van at nang maayos na itong nakapark ay lumabas na nga si Oden tanga ng maliit niyang maleta. Kinuha naman ni Mang Gustav ang maleta at nagpresinta na itong siya na ang maglalagay ng gamit ni Oden sa guest room.
hindi naman na nakatanggi ang binata dahil sa utos na rin ni Noel. Yun, insan! Bati kagad ni Odin kay Noel, nakagad itong niyakap at kinamayan, pagkalis na pagkalis ng matandang Ginoo. Grabe, ang lusog mo ah! Saka siya humarap kay Lily at halos hindi makapaniwala ang binata dahil sa dumubli nga ang size ng asawa ng kanyang pinsan. Nakipagkamay din si Odin at yumakap sa babae bago muling nagsalita. Grabe, ang sexy mo pa rin ha. Pabiru niyang sambit na ikinatuwa ng gusto ni Lily. Naman, malusog lang pero sexy pa rin. Paliwanag pa ni Lily saka ipinakita ang malusog din nitong sanggol. Meet your ninong and uncle Odin the Pogi, anak. Ngumiti-ngiti ang bata at pagkalaon ay minasdan nito ni Odin na parang nawiwili rito. Buntisin mo na rin kasi si Sally pag uwi ng Pinas para hindi na mag-ibang bansa, no? Kantsaw ng pinsan niyang si Noel. Gago, siyempre nasa plano na namin yun. Saka tumingin si Odin sa buong paligid. Ang laki ng lupa niyo, no? Plus, ang ganda pa ng bahay. Namamanghang bigkas ng binata. Hanggang dun pa yan, nabili naming lupa. Nandun yung bakahan sa kababuyan sa kabilang burol. Hindi nakita rito kasi magagabi na eh. Paliwanag pa ni Noel bago ito mag-ayang pumasok sa loob ng bahay. Sumunod naman si Odin sa mag-asawa hanggang sa makarating sila sa malaking dining area na lalo niyang ikinamangha. Sinalubong siya ng dalawang kasambahay na babae at inaya silang maupo para kumain. Nakapwesto na ang ilang kaanak ni Lily sa hapagkainan kaya pinakilala ni Noel sa mga ito si Odin. Tuwang-tuwa naman ang ilang kababaihan dahil sa kagwapuhang taglay ng binata. Bukod pa roon ay makisig ang pangangatawan nito at makinis ang balat kahit moreno. Matapos magkakilanlan ay naupo na nga si Odin at nakisalo sa hapunan. Nung una ay naiilang-ilang pa siya dahil matagal na panahon ding hindi sila nagkasalamuhan ni Noel at Lily. Plus, dumagdag pa ang iilang katao na ngayon lang niya nakilala. Nagpunta rin kasi roon ang kamag-anaka ni Lily para dumalubuka sa binyagan at makisalo sa fiesta ng probinsya. Paggala ng tingin ni Odin ay hindi talaga niya maiwasang mamangha sa ganda ng bahay ng kanyang pinsan. Kahit ganun kaganda ang bahay ay napakasimple lang ng mga tao. Deserve nilang mabless. Wika pa sa isip ni Odin saka nagsandok na ng makakain ito bago harapin ang pinsan. Grabe tol, yayamanin na pala talaga kayo ah. Tinapik ni Odin ang pinsan dahil katabi niya lang ito. Iba ka na talaga. Saktuan lang, nagkaroon lang talaga ng magandang oportunidad. Mas mayaman ka pa rin sa akin no, manahimik ka nga dyan. Kantsaw ni Noel na narinig naman ni Lily. Pahabol ka rin talaga, Odin. Saka ito humarap sa iba pang nasa hapagkainan at saka itinuro ang gwapong binata. Guys, alam niyo ba yung poging pinsan ng asawa ko? Mayaman yan. Sa Manila may negosyo yan kaya asawain niyo na. Landin niyo na dali. Biro pa niya. Nagtawa na naman ang mga nandoon habang si Odin ay namumula na sa sobrang hiya. Pero joke lang yan ha. Take na po yan. Nasa ibang bansa lang yung girlfriend. Ikakasil na rin siya soon. Pag-uwi ng girlfriend niya galing sa Dubai. Saka tumingin si Lily sa binata. Kailan nga ulit ang uwi ni Sally? Next year ng October. Nahihiya at nauutal pang sabi ni Odin na kaagad nagpatuloy sa pagkain matapos mapansing halos karamihan sa mga kababaihan doon ay nakatingin sa kanya. Matagal pa naman pala eh. Pwede pang magloko. Kantsaw pa ni Noel na lalong ikinamula ng mukha ni Odin at lalong ikinasiya ng mga nakarinig. Sira ulo ka. Sabing bigkas ni Odin habang sinisiko ang pinsan. Ilang saglit pa nga ay kumain na ng matiwasayang lahat hanggang sa mabusog sila ng husto. Nang matapos na, ay saglit na nagtungo si Odin sa guest room para magpahinga.
Medyo napagod din kasi siya dahil simula sa airport ay halos 2 oras din ang naging biyahe. Pagpasok sa guest room ay kaagad niyang hinanap at binuksan ang maleta dahil magpapalit muna siya ng shorts. Nang mahanap na ang komportabling shorts ay dali-dali niya itong isinuot at saka siya bumalik sa kama para humiga. Ay, kapagod. Makatulog nga muna. Aniya, saka iwinigayway ang mga kamay. Saglit siyang pumikit kasunod ng malalim na buntong hininga. Nang mayroon siyang maalala ay napadilat kaagad si Odin. Ay, oo nga pala. Putik. Saka siya naupo sa kama at kaagad kinuha ang cellphone sa bulsa ng pantalong inilapag niya lang kanina sa maliit na bangkong malapit sa hinihiga ang kama. Nang makuha na ang cellphone ay napasimangot siya matapos makitang paandap-andap ang signal. Naalala niya rin bigla ang isa sa mga sinabi ni Manong Gustav habang magkausap sila sa van na mahina nga pala talaga ang signal sa lugar na yon dahil inaayos pa lamang ang bagong tinatayong cell site para tuluyang magkaroon ng magandang signal sa nasabing probinsya. Hindi ko rin pala matatawagan si Sally. Saka tumayo ang binata at pinilit pa rin ang sarili na maghanap ng signal hanggang sa madako siya sa bandang bintana. Iniangat-angat niya ang cellphone at nang makaharap sa nakabukas na bintana ay nadagdagan ng kaunting signal. Pero pagkalaon ay nawala rin kaagad. Ay, naku naman! Napakamot ulo na lang siya sa pagkadismaya at pagkatapos ay sa kanya muling ibinulsa ang cellphone. Dumungaw na lang siya sa may bintana at saglit na nagmuni-muni. Muli niyang nilasap ang masarap at sariwang samyo ng hangin sa probinsya ng gabing yon. Hanggang sa hindi sinasadyang mayroon siyang maaninag mula sa kakahuyan sa labas ng bakuran ng kanyang pinsan. Nagtatago ito sa isang puno habang nakadungaw sa kanya. Hindi man ganoon kalinaw ay nakasisiguro si Odin na nakatingin sa kanya ang kung sino mang naroon sa kakahuyan. Kaya minasdan niya pa ito ng maigi para makilala kung sino man ito. Sino kaya yun? Wala sa sarili niyang bigkas hanggang sa unti-unti itong lumabas sa pagkakatago sa puno. Doon nga niya nakita ang kabuuan nito dahil na rin sa maliit na ilaw sa bandang gate ng bahay ng kanyang pinsan. Isang babaeng may hindi kahaba ang buhok at malamlam ang mga mata. Nakasuot ito ng itim na luma at kupas na bestida. Matalima mga tingin ito sa kanya at nakaramdam siya ng kakaiba nang bigla na lang itong gumisi. Tila ba ang mga ngisi nito ay may kung anong hatid sa binata. Nakakakilabot ito, dahilan para magtaasa ng mga balahibo niya sa katawan. Naglakad pa ito papalapit hanggang sa walang ano-ano'y kumatok si Noel sa nakasarang pinto bago ito buksan dahil hindi naman nakalak. Insan, tara! Magbiis ka na! Pupunta tayo sa plaza. May party ron eh. Sasaglit lang tayo kasi maaga-aga pa bukas para sa binyag ni Baby Peter. Napalingon si Odin sa malusog na pinsan at saka sumagot. Ha? Sige. Pero okay na siguro tong suot ko, no? Pagkuwan ay nagbalik tingin siya sa bintana pero wala na ang babaeng kanina sa labas ng bakuran. Kung okay ka na, tara na. Sumunod ka na lang sa garahe, ha? Anas ni Noel bago tuluyang umalis. Hindi na kumibo si Odin. Kinuha na lang nito ang cellphone at iba pang dadalhin bago sumunod sa garahe. Nang handa na ang lahat kasama ang iba pang mga kamag-anak ni Lily ay nagtungo na nga silang lahat sa plaza para manood at makisaya para sa kapistahan. Ilang minutong pagdating nila sa nasabing plaza ay marami-rami silang naabutang tao dahil eksaktong nagsisimula na ang kasiyahan. Tuwang-tuwa naman si Odin dahil ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng kakaibang kasiyahan. Buhay na buhay kasi ang gabi na yon. At kitang-kita sa lahat ang kagalakan. Lumabas sila ng van at saglit na pumesto sa inilaang lames at upuan para sa pamilya ni Noel. Ayos ka lang ba dyan, pinsan? Tanong kaagad ni Noel kay Odin na nung mga oras na yon ay tuwang-tuwa.
Mukha namang nag-i-enjoy ka eh, no? Oo, insan. Don't mind me. Ayos lang ako dito. Chillax na chillax sa panonood. Nakakatuwa pala yung mga ganitong party, no? Umismid lang si Noel bago nito balingan ng asawa at ang iba pa nilang kasama. At ilang minuto pa nga ay nagsimula na ang mga pakulo ng gabing yon. Dinig na dinig ang tawanan sa buong plaza dahil sa kung ano-anong mga pagtatanghal ng gabing yon. Habang may mga nagtatanghal ay maraming nagsimula na rin silang abutan isa-isa ng bote ng beer kung saan hindi naman tinanggihan ni Oden. Cheers! Anas pa ni Noel sa mga kasama na kaagad din nakipag-untugan ng mga bote. Inom lang guys ha, basta chill lang ha. May binyagan pa tayo bukas kaya hinay-hinay lang. Lalo ka na pinsan kong si Oden. Baka mamaya ay maalasing yan, maiuwi na kung sino. Nagtawa na naman ang mga nakarinig dahil may pagkatotoo naman ang sinabi ni Noel. Agaw pansin nga si Oden sa plaza ng gabing yon dahil sa bukod sa pagkamakisig at pagkamatipuno ay dayo lang siya sa lugar na yon. Nang mapansin nga ni Oden na parabang halos karamihan ng naroon ay tingin ng tingin sa kanya, ay parabang nakaramdam siya ng pagkailang at hiya. Kaya naman ginusto niya nalang bumalik sa van kung nasaan si Manong Gustav. Insan, wait lang ha. Bibili lang ako ng sigarilyo. Pabulong na bigkas ni Oden pagkalaon na ikinabigla naman ang kanyang pinsan. Nagdahilan lang talaga siya na bibili ng sigarilyo para makapunta sa van at magtambay na lang doon hanggang sa mag-uwian na sila. Ha? Nagyoyosi ka? Gulat na tanong ni Noel. Oo. Dahilan ulit ng gwapong binata. Eh, saan ba may tindahan at bibili lang ako ng yosi? Nalimutan ko kasing dalin yung sa akin eh, saka mamadali ko kanina. Ay, basta, marami dyan. Insan, hanap ka lang dyan. Bumalik ka rito kagad ha, kapag tapos ka na mag-yosi. Baka mamaya eh, mambabae ka pa dun ha. Kantsaw pa ng pinsan ni Noel. Isusumbong kayan kay Sally, nako. Sundot naman ni Lily habang ang iba naman nilang mga kasama ay nagtatawanan. Natigilan lang sila ng pangangantsaw nang biglang magpalakpakan ng mga tao dahil may panibago na namang magpe-perform ng mga oras na yon. Nang mabaling na ang atensyon ng mga tao sa nagtatanghal, ay kaagad umalis si Oden at naglakad papunta na sa parking area kung nasaan ang van. Subalit habang papunta siya sa parking area, mula sa hindi kalayuan ay mayroon siyang nakitang babae na tila pasalubong sa kanya. Minukaan niya ito hanggang sa maalala na ito ang babaeng nakita niya kanina sa labas ng bakuran ng bahay ni Noel. Ha? Siya yun ah? Bulong niya habang nakatingin dito. Ganun pa rin ang suot ng babae. Luma at kupas na bestidang itim habang marahan itong naglalakad pasalubong sa kanya. Doon niya nalang din napansin na nakatingin na rin ito sa kanya habang nakangiti ng makahulugan. Dahil sa mga ngiting yon ay bigla na namang kinutubahan ng binata. Hindi niya maintindihan na mga oras na yon pero pakiwari niya ay may kakaiba sa babaeng papalapit sa kanya. Parang hindi ito normal. Napatanga na lang siya habang papalapit ito sa kanya. Tila bumagal din ang oras at parabang sa kanilang dalawa lang umiikot ang mundo ng mga sandaling yon. Pakiramdam ni Oden ay hinatak siya ng kakaibang enerhiya ng misteryosang dalaga papalapit sa kanya. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam ng mga sandaling yon. Kinikilabutan siya na nanginginig na kinakabahan. Hindi rin siya makakilos dahil parabang may kakaibang hipnotismong taglay ang mga ngitit-titig nito. Sir, andito lang pala kayo. Tila natauhan ang binata matapos siyang tapikin ni Manong Gustav mula sa likuran. Sa isang kisap matay na wala ang kakaibang babae na papasalubong sa kanya kanina. Nagkasalisyan tayo kanina. Pagdating ko ron eh, kaalis mo lang daw, sabi ni Sir Noel. Pinapahanap ka nga sa akin kasi magyoyosi ka raw. Butit nakita kita. Eh, wala namang bilian ng yosi dyan ah. Ha? Papunta na kasi ako sa parking lot.
Pupuntahan sana kita sa van eh. Medyo inaantok na kasi ako eh. Paliwanag ni Odin bago magkamot ng ulo. Mabuti kung ganon. Sabi ko naman sa iyo na huwag kang lalayo masyado. Alam mo naman dito sa lugar namin. Tara na sir, doon tayo sa van. Doon na lang tayo maghintay. Pagkasabing yun ni Manong Gustav ay naglakad na ito papunta sa van at sumunod naman si Odin. Doon na nga naghintay ang dalawa kina Noel, Lily at sa iba pa nilang mga kasamahan. At habang naghihintay sila ay hindi maiwasang makapagtanong ng gwapong binata sa matandang Ginoo tungkol sa nangyari sa kanya kanina lang. Manong, buti po talaga dumating kayo kanina. Kasi ano eh. Hindi alam ng binata kung itutuloy niya ang sasabihin o hindi. Ay, ano bang nangyari? Kasi pagtingin ko sa iyo kanina, para kang nakatulala sa kawalan eh. May nakita po kasi akong babae. Pero bago siya makita rito, nakita ko rin siya doon sa labas ng bahay nila Noel. Kinikilabutan ako sa mga tingin niya eh. Tapos sa mga ngiti niya, nakakilabot talaga. Napa-sign of the cross kaagad ang matandang Ginoo pagkasabing yun ni Odin. Pagtapos ay mayroon itong kinuha mula sa pitaka at saka iniabot sa binata. Ayan, ilagay mo lagi sa pitaka o sa bulsa mo yan. Basta, wag na wag mong iwawala yan. Pangontra yan sa mga masasamang gawa na kadiliman. Kinuha ng binata ang isang uri ng pendant na hindi niya maintindihan kung anong nakasulat. Kakaiba kasi ang nakalagay doon. Hindi niya kayang unawain. Ano po to, agimat? Bahala ka kung anong gusto mong itawag dyan. Basta, wag na wag mong aalisin sa iyo yan, ha? Diba, sinabi ko naman sa iyo na sa mga probinsya, mas talamak ang mga kababalaghan, hindi lang bunyag. Pero totoo ang mga engkanto, ulam, aswang, lamang lupa at iba pa. Napalunok ang binata matapos yung marinig. Nagpatuloy naman ang matandang Ginoo sa pagkukwento. Dito, wag na wag kang basta kakain ng mga nakahain, lalo na kung hindi mo kakilala. Uso ang paglalason dito sa mga dayuhan. Uso rin yung yanggaw. Yanggaw? Yun yung kapag nahawa ka sa aswang. Kadalasan, ang ginagawa ng mga aswang nilalawayan nila mga pagkain ng bisita. Para kapag naubos niya yon, magiging kauri na sila. Mag-ingat ka bukas. Yung nakikita mong babae kanina, posibleng isa yon sa nang aaswang sa'yo. Siguradong gagawa at gagawa yun ng paraan habang nandito ka para maging kauri ka nila. Dahil sa mga narinig ay biglang kinabahan ng binata. Parang na mga oras ayon ay parang gusto niyang isuka ang lahat ng kinain niya magmula ng napadpad siya sa lugar na yon. Hindi kita tinatakot, sir, pero totoo talaga yon. Kahit sina Sir Noel at Madam Lily, alam na alam yon. Bakit hindi naman nila sinabi sa akin? Malamang ayaw ko nilang matakot katulad ngayon. Napatingin si Odin sa salamin at kita nga sa itsura niya ngayon ang matinding takot. Gusto ng pinsan mo na ma-enjoy mo ang pagbabakasyon dito kahit ilang araw lang. Kaya siguro hindi na nila sinabi. Pero sinabi ko na sa iyo para maging alerto ka sir. Ingatan mo lang yung binigay ko. Mabuti na lang at dalawang ibinigay sa akin na ganyan ang tiyo ko na namayapa na. Tig-isa na lang tayo. Sige po. Salamat po, Manong Gustav. Huwag mo na lang sabihin sa amo ko na nagkwento ko sa iyo tungkol sa mga ganong bagay, ha? Baka maserbonan pa ako, Ngumiti ng matipid ang Ginoo habang napapahima sa baba nito. Sige po. Makakaasa po kayo. Salamat po sa concern, ha? Hindi na halos natapos ni Odin ang sinasabi dahil biglang bumukas ang pinto ng van. Sabay silang napasilip doon at tumambad nga sa kanilang mga paningin sina Noel, Lily at ang iba pa nilang kasamahan. Sabi na nga ba, nandito ka lang eh. Bakit hindi ka na bumalik? Tanong ni Noel habang ang mga kasama nito ay pumapasok na sa loob ng van. Sabi mo magyoyosi ka lang. Kaya nang bumalik kasi. Tugon na lang ni Odin habang napapangiti.
Nahiya na yung pinsan mo kasi pinagtitinginan ng mga tao. Pero hayaan mo na, pauwi na rin naman tayo eh. Ani naman ni Lily. Maaga pa tayo bukas. Bibinyagan pa yung anak natin, no? Tara na, tara na. Matapos nilang makapasok lahat sa van, ay pinagana na kagad ni Manong Gustavo ang sasakyan at nagmaneho na nga pauwi sa bahay ng kaniyang amo. Pagka-uwi nila ay naabutan pa ng lahat ang ibang tauhan na nagre-ready ng mga pagkaing ihahanda para bukas. May ilang mga nag-iinuman pero hindi na nakitagay si Oden. Natakot na kasi siya matapos marinig ang mga kinwento kanina ni Manong Gustavo. Kaya dumiretso kagad ang gwapong binata sa kanyang silid at tumiga sa kama saka pinilit ang sarili na matulog. Kaya lang ay hindi naman siya madalaw ng antok. Dahil paulit-ulit na nagre-rema sa isipan niya ang mga kwento ng driver tungkol sa kung paano nakakahawa ang isang aswang. Ay, naku naman. Bulong niyang bigkas habang napapailing. Bigla kasi siyang nadismaya at natakot sa lugar dahil sa kabila ng magagandang tanawin, napakaliwalas na kapaligiran, sariwang hangin at magagandang pagdaraos ng puno ng kasiyahan ay nagtatago pala ang mga sikreto na akala niya talaga ay mga kwentong bayan at alamat lang na may tuturing. Muli rin sumagi sa isip ni Oden ang babae kanina at ang mga sinabi ni Manong Gustavo na maaaring pakay nito sa kanya. Nakakatakot talaga. Ano ba to? Matapos yung maalala, ay bigla siyang bumangon sa kama at lumapit sa bintana. Pasimple siyang dumungaw rito bago isaraan ng tuluyan. Pati ang kortina ay hinawi niya para hindi makakita ng kung anuman sa labas kung sakasakali. Marami tuloy naglaro sa isipan ng makisig na binata ng mga oras na yon. Gusto niya pa naman sana kanina na matulog na nakabukas ng bintana dahil masarap sa pakiramdam ang presko at sariwang hangin. Subalit nang malaman niya ang mga katatakutan sa lugar ay isinara na lang niya ang bintana. Pagkasalampak ng padapa sa kama ay pinilit niyang matulog kaya lang ay tila inalisa na siya ng antok ng mga sandaling yon. Kanina di ba antok ka na? Ay naku. Aniya sa sarili na nagre-reklamo na. Matulog ka na, Oden, kung ayaw mong magmukhang hulas bukas sa binyagan at pista. Napakamot-ulo siya at pagkatapos ay napahilamos ng pagmumukha dahil sa pagkairita ng mga sandaling yon. Oden naman, kung ano-ano pa kasing pinagkukwento ni Manong Gustavo eh. Dahil doon, ay kinalikot niya na lang ang cellphone para tawagan sana ang nobya. Kaya lang ay mahina pa rin ang signal nito at hindi kayang makontak ang kanyang girlfriend. Dahil doon ay naglaro-laro na lang ang binata hanggang sa yun na nga. Sa wakas ay dinalaw na rin siya ng antok at tuluyang nakatulog na walang kamalayan sa kung anong nangyayari sa kanyang kapaligiran. Kinabukasan ay tanghali na nang magising si Oden. Kaya hindi niya naabutan ang pagbibinyag na ginawa sa kanyang pamangkin at kung saan ito nabinyagan. Dahil doon ay napanguso siya at tila nagre-reklamo matapos makita si Noel at Lily sa handaang ginanap lang sa kanilang bakuran. Insan naman, Noel, Lily, hindi niyo ako ginising o pinagising. Hindi ko tuloy na-witness yung binyagan ni Baby Peter. Tila nagre-reklamo niyang bigkas. Kaya nga ako pumunta rito para sa binyagan eh, tapos hindi naman pala ako makaka-attend. Hayaan mo na pagod ka kasi, kaya hindi ka na muna namin ginising. Natatawang wika ni Noel habang tinatapik sa balikat ang pinsan. Sige na, kumain ka na ron. Huwag kang magpakabusog kasi pasasamain ka namin kay Manong Gustavo ha. Kumala kayo sa mga kapitbahay at makikain para makilala ka na rin ng ibang mga taga rito. Pagkasabing yun ni Lily ay naalala na naman tuloy ni Oden ang ikinuwento sa kanya na matandang Ginoo kagabi. Ha? Sige. Kahit labag sa kalooban ay napilitan na lang kumain ng binata. Nagtiwala rin naman siya sa sinabi ni Manong Gustavo na may pangontra naman siyang hawak. Dala ko naman ang pitaka ko eh. Nandito yung pangontra. Anas ng isip niya bago kumain.
Katulad ng napag-usapan ay nagbahay-bahay nga si Odin kasamang matandang tsuper. Tuwang-tuwa ang mga taong nadadalaw ng binata. Marami kasi ang nagigiliwan sa kakisigan at pagiging matipuno ni Odin. Sa bawat bahay din na pinupuntahan nila ay saglit silang nakikikain kahit paunti-unti lang. Naging kampante naman ang binata dahil una ay kasama niya si Manong Gustav at ikalawa ay mayroon siyang hawak-hawak na pangontra laban sa kung anumang kasamaan. Habang nagbabahay-bahay ay marami rin silang napagkwentuhan at nalaman nga ni Odin na hindi rin pala isinama si Manong Gustav sa pagpunta sa binyagan kay Baby Peter. At halos inabutan ng hapon ng dalawa sa pagbabahay-bahay hanggang sa hindi inaasahan na mayroon silang maliit na bahay na madaanan. Medyo malayo ito sa ibang mga kabahayan. Lumaluma na rin at halatang may kakaiba sa nakatira rito. Kumpara sa ibang kabahayan, ay tahimik ang nasabing bahay at ang tanging nagpapaingay lang ay ang tilaok ng mga native na manok. Tara na sir, huwag tayo dyan. Ani bigla ni Manong Gustav na hahatake na sana si Odin nang may biglang lumabas na babae mula sa maliit at nilumang bahay. Nang makita ni Odin kung sino ang lumabas na babae mula roon ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata at napatapik sa kasama. Manong, Manong, siya yung babaeng sinasabi ko sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Manong Gustav at bigla itong napa-sign of the cross. Tara na sir. Ito nga pala yung bahay na iniiwasan ng lugar na ito kasi aswang daw ang may-ari dyan. Dahil sa mga sinabing yun ni Manong Gustav ay nalinawan ang binata. Kaya pala, naintindihan ko na. Ibig sabihin po, inaaswang niya ako, tama ba? Hindi na halos natapos ni Odin ang sinasabi dahil biglang nagsalita ang babae. Papalis ka na rito! Hindi ka dapat nagpupunta sa ganitong lugar! Pinapahamak mo lamang ang sarili mo. Nalinglang ka nang hindi mo namamalayan. Tila namamalat na matanda ang boses nito na hindi bagay sa kanyang itsura. Isna! Sigaw nito pagkalaon na ikinabigla ng dalawa. Dali-dali silang lumayo sa bahay na yon at pagkalaon ay nagtawanan sila ng tuluyan ng makarating sa mga kabahayan. Nakakatakot naman po yung boses nun, Manong. Natatawa man pero sa puso't isip ni Odin ay namumuuna ang matinding takot. Naglaro rin sa kanyang isipan ang mga sinabi kanina ng babae dahil hindi niya yon maintindihan. Parang may gusto siyang ipahiwatig sa akin ha. Wika ng isipan ng binata bago sila umuwi ng bahay. Halos takip silim na nang umuwi sila. Marami pa rin ang tao sa bakuran ni Noel at Lily at patuloy ang lahat sa pagkakasiyahan. Nang makita ni Noel ang kanyang pinsan, ay inakay niya ito na makisaya sa kanila. Si Mang Gustav naman ay saglit na inutusan ni Lily para ipahatid ang mga bisita na umuwi na. Nakisama rin nga sa kasiyahan si Odin na tila nakalimutan na ang lahat ng mga kaganapan hanggang sa pagsapit eksakto alas 10 na ng gabi ay bigla na lang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Tila ba nahilo ang binata? Oh, anong nangyari, insan? Takang tanong ni Noel na inakbayan ang gwapong pinsan. Napahilamos naman si Odin dahil tila nag-iiba ang kanyang paningin sa mga taong nagkakasiyahan habang patuloy na gumegewang-gewang ang kanyang paningin. Kasunod noon ay biglang nanakit ang kanyang sikmura. Ayos ka lang ba talaga, Odin? Tanong ulit ni Noel na inakay na ito matapos mapansing nakahawak ang pinsan niya sa sikmura. Insan, medyo nahihilo lang ako eh. Siguro, lasing na ako. Hindi pa man natatapos ng gwapong binata ang kanyang sinasabi, ay bigla na siyang sumuka ng sumuka hanggang sa tila mag-init na ang buo niyang katawan sa sobrang init. Inalalayan siya ni Noel habang patuloy sa pagsuka.
Nang mga oras na yon ay hindi na maintindihan ni Odin kung anong nangyayari sa kanya hanggang sa tila naririnig na niya ang lahat ng boses ng mga taong nasa paligid niya kahit pa pabulong lang ang mga yon. Napansin niya rin na ang mga taong naroon ay nakatingin sa kanya habang nagbibigay ng mga ngiting makahulugan at hindi maganda sa pakiramdam. Lumakas din bigla ang kanyang pang-amoy at kahit ang mahihinang kaluskos ay nadidinig niya, kaya bigla siyang napatakip sa tenga. Sakit ng ulo ko! Sakit! Pasigaw niyang sabi dahil sa dami ng mga tinig na pumapasok sa kanyang tenga. Ilang saglit pa nga ay bigla na lang siyang naglaway dahilan para bitiwan siya ni Noel. Pagkatapos noon ay kitang-kita ng binata kung paano ang kanyang matabang pinsan ay ngumiti rin sa kanya ng makahulugan. Hindi alam ni Odin kung halusinasyon lang ba ang mga yon o totoo. Kahit saan siya lumingon ay nakangiti ang mga tao sa kanya na tila tuwang-tuwa sa dinadanas niyang paghihirap. Hanggang sa tila kinakalkal na ang sikmura niya dahil sa sobrang hapdi nito na parabang may kung anong hinahanap at gustong kainin. Gusto ko ng karne! Gusto ko ng karne! Pagkuway sigaw niya, yun na lang ang huling natandaan ni Odin bago tuloy ang magdilim ang kanyang paningin. Pagmulat ng mga mata ni Odin ay tirik na ang araw. Tumatama kasi ang sikat nun mula sa bintanang nakabuka sa kwartong tinutulugan niya. Nang araw na yon, ay tila balik sa normal ang lahat. Wala siyang kahit anong maalala sa mga nangyari. Ang tanging natatandaan lang ni Odin ay nalasing siya ng gusto dahil sa dami ng alak na kanyang nainom. Sa kanya na lang din na-realize na oras na pala ng pagbabalik niya sa Maynila. Sabi kasi nila Noel ay halos 2 araw siyang tulog lang ng tulog dahil sa lakas ng hangover at tama ng alak sa kanyang katawan. Noong gabi ng pista lang din kasi nag-inom ng ganoon ang binata kaya hindi rin kinaya kahit gaano pa ka-healthy at kalaki ng kanyang pangangatawan. Pauwi na siya ng mga oras na yon. Tanga ng maleta ay lumabas siya ng bahay para hintayin si Manong Gustavo at ang van nang bigla siyang makaamoy ng karne sa hindi kalayuan. May nakakatay ba ng baboy at baka? Naamoy ko eh. Aniya na nagtakip ng ilong. Ang lakas ng aboy. Ang lansa. Parang ang sara. Natigilan na siya matapos mapagtanto ang mga bagay na yon. Amoy na amoy mo ba? Nakangiti lang na tanong ni Noel habang si Lily naman ay hindi naimik at masaya lang na pinagmamasdan si Odin. Magsasalita pa sana si Odin nang biglang dumating na nga ang van na laking gulat niya dahil hindi na si Manong Gustav ang driver nila. Oh, nasaan na si Manong Gustav? Nagtataka niyang tanong sa pinsan dahil huli niyang kasing nakita ang matandang Ginoo nung inutusan ito ni Lily ng gabi ng kapistahan na magatid ng mga panauhin. Habang iniisip ang mga bagay na yon, ay tila may kumurot sa isipan ng binata. Busy na si Manong Gustav. Yan na lang muna si Albert ang maghatid sa iyo sa airport. Paliwanag pa ni Lily na nakangiti pa rin sa kanya na punong-puno ng kahulugan. Matapos ang mga pagpapaalam ng magpinsan ay nagbiyahe na nga si Odin papunta sa airport. At habang nasa biyahe ay maraming tanong at alaala sa isip ang tila gustong kumawala ng mga oras na yon. Sayang naman. Hindi man lang ako nakapagpaalam kay Manong Gustav. Anas ng isip niya hanggang sa makaidip na nga siya saglit matapos makaramdam ng tila pagkahapot pagod ng katawan. Para kasing may kung ano siyang gustong kainin ng mga oras na yon pero hindi niya alam kung ano. Basta ang tanging pumapasok sa isip niya ay klase ng karne at pagkatapos ay bigla na lang siyang naglaway pero napunasan din niya kaagad. Nang makarating na si Odin sa destinasyon, ay kaagad nagpaalam si Albert sa kanya. Pagpasok niya sa airport, ay bigla na namang nanakit ang tiyan ng binata, hanggang sa mahulog ang kanyang pitaka nang hindi niya namamalayan.
doon ay naalala niya ang ibinigay ni Mang Gustav. Pero bago noon ay bigla na lang sumulpot sa harapan niya ang babaeng misteryosa mula sa kung saan. Sinabihan na kita na umalis na. Ngayong nasilu ka na ng mga taong pinakatiwalaan mo, huli na! Pagkasabi noon ng babae ay bigla na itong naglakad palayo. Binalak itong sundan ni Odin kaya lang ay nanakit na ng tuluyan ang kanyang tiyan. Binulay-bulay niya ang mga sinabi ng babae at doon nga niya muling naalala ang pangontrang ibinigay ni Manong Gustav. Pagbukas niya ng pitaka ay wala na roon ng pangontra. Doon na nga unti-unting nanumbalik ang memorya ni Odin ng gabi ng kapistahan. Ang pangontrang ibinigay ni Manong Gustav ay kinuha ni Noel noong natutulog siya. Kaya nung araw ng pista nang kumain siya sa mga taga roon ay nahawa siya dahil ang lahat ng bahay na kinainan niya ay mga aswang at kabilang na roon sina Noel at Lily. Nang gabi ring yon na sinasabing nagpatid kay Manong Gustav ang mga bisita ay hindi rin totoo dahil pinatay nila ang matanda. At ito ang dugo at karne na ipinatikim mismo kay Odin nang nakikrave na siya ng karne ng tao. Hayop na yan. Hindi to totoo. Halos maduwal ang binata matapos maalala mga yon. Subalit katulad ng sinabi ng babaeng isa ring aswang pero hindi kumakain ng tao, na huli na para kay Odin ang lahat. Dahil hinawaan na siya ng pinsang si Noel sa pagiging aswang. Kaya naman ngayon ay isa na siyang Yanggaw. Hindi! Umalingaw-ngaw sa buong airport ang malakas na hiyaw ni Odin. Kaya sa mga taong nagpupunta sa ibang lugar, nararapat lamang na maging alerto. Tulad ng sinabi ni Manong Gustav, mag-iingat sa lahat ng ipapakain sa'yo, lalo na kung wala kang pangontra. Maging kamag-anak mo man ito, ay dapat maging mapagmatsyag ka at huwag basta-basta magtitiwala. At higit sa lahat ay manalangin ka na lagi kang ingatan ng poong may kapal. Wakas!